Mukhang mapapa Wild Riff ah. Ito ang sinabi ni Boss D sa kanyang personal FB account na kung saan malamang nag-iisip ang iba dyan kung bakit niya biglang nasabi ito. Marami ang hindi sumang-ayon sa kanya base sa mga komento, pero marami rin namang nagwe-welcome na agad na para bang muli na nga siyang magbabalik sa paglalaro ng Wild Riff. Pero bakit nga ba tila naglilipatan ang ilang mga tao kagaya ng V-Wise na ngayon ay nagfo-focus na sa Wild Rift tapos itong plano ni Boss D na sumunod na nga at matutuloy na nga kaya ang unrank to diamond sa loob ng isang araw? Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisa na yan, tara! Unang-una, noong nakaraan nga ay nai-content natin yung patungkol sa pagsasama ng larong Honor of Kings na pagmamayari ng Tencent sa larong MLBB na kung saan na-feature na mismo ito sa mga pagpipilian. Sa larong HOK kasi ay mayroong tatlong settings na pagpipilian. Una, kung gusto mo ng default settings mismo ng HOK na ito ay para sa beginners o sa mga kapapasok pa lang sa game. Pangalawa, yung settings ng larong MLBB na ating nakasanayan na yung shop ay lalabas sa kanang bahagi, kumbaga naglalaro ka ng HOK pero mala MLBB yung setup ng mga pinipindot mo. At ang pangatlo ay mala Wild Rift na settings. Ito naman ay kabaliktaran sa settings ng MLBB dahil nasa kaliwa ang shop nito, kumbaga binigyan kada ng tatlong option ng HOK sa kung ano ang pinaka mas papagaan sa paglalaro mo. Pero hindi kasi yon ang punto rito kabatang, ang HOK at Wild Rift ay parehong hawak ng Tencent kaya sila malamang ay nakasama sa pagpipilian. Kaya naman mapapaisip ka na bakit maging ang larong MLBB ay napasama na sa mga settings o options sa larong Honor of Kings. Samantalang pwedeng-pwede silang kasuhan ng munton na naman sa pangalawang pagkakataon kung wala silang permission na isama ang MLBB rito na malamang lahat ng ito ay may consent na nga sa magkabilang panig. Pero syempre hindi pa tayo pwedeng bumasi lang dyan para matawag na si Tencent na nga ang may-ari ng larong MLBB. Kaya naman nag-antay pa tayo ng iba pang magiging ebidensya na siyang lalabas at makalipas ang ilang araw abay ito ang nangyari. Si ByteDance at si Tencent ay nagsama para sa isang gaming showdown na kung saan alam namang nating lahat na ang nagmamay-ari sa munton ngayon ay ang ByteDance na siyang nagmamay-ari rin ng TikTok. Kaya nga ayon rito, ang Tencent di umano na nangungunang tech firms sa China ay nagkaroon ng partnership kay ByteDance na dating magkalaban pero ngayon ay magpartner na para sa kanilang bagong release na video game. Pero syempre, hindi pa rin natin masasabing nabili na nga ng tuluyan itong Tencent maging ang munton. Pero kung iisipin mo ng mabuti yung pagsama nila sa MLBB sa settings at partnership kay ByteDance, abay sapat na nga bang ebidensya ito kabatang? Pero sa mga nagko-komento patungkol rito, abay, may pumukaw ng aking atensyon at dito nga ay sinabi niyang eto na ang karma ng munton. Dahil sa ginawa nila sa V-Wise, isipin nyo, nag-focus sila sa Wild Rift matapos silang ululin ng munton. Tapos ngayon, mabibili na ng Tencent ang larong MLBB. Na kung mapapaisip ka, parang totoo nga ano, kung talagang nabili na ng Tencent ang munton dahil yung nilipatan ng V-Wise ay ang siyang magmamay-ari rin pala ng larong pansamantala nilang inalisan. Kumbaga, magmimistulang karma nga namang talaga na nasa V-Wise pa rin ang huling halakhak kung ang Tencent pa rin ang siyang maghahawak ng larong ito.
Dito na tuloy lumabas ang iba't ibang mga teorya ng mga tao na kesyo itong MLBB ay posibleng mapagaya sa larong War Song, na kung saan ito rin di umano ay binili ng Tencent noon, pero ngayon ay tuluyan na itong nawala o nag-shutdown. Pero kung totoo nga ito, abay magkaiba naman kasi ang War Song sa larong MLBB, dahil ang ML ay naghahari na ngayon sa Southeast Asia, kaya hindi sila basta-basta pwedeng i-shutdown ng Tencent matapos nilang bilhin nito dahil sila rin ang talo. Take note, kabatang ha, $4 billion ang bentahan na pinag-uusapan natin dito, at hindi ito birong halaga para lamang baliwalain at sadyaing i-shutdown na para kang nagtapon ng malaking pera. Ngunit, dito na rin papasok yung 2 days ago na announcement nitong Honor of Kings, na kung saan ito nga ay yung mga plano nila para sa taong 2024, dahil sila nga ay magkakaroon na ng global release kasama ang ating bansa. Dito ay sinabi nilang maglalabas sila ng $15 million para sa ecosystem ng international esports. Kumbaga, ito yung gagamitin para magkaroon ng mga kaliwat-kanang tournament at pagpopromote ng mga naglalakihang mga influencer kasabay sa pag-release ng HOK sa buong mundo. At sa katunayan, sa March, di umano ay magkakaroon agad sila ng International Tournament Season 1, na kung saan may mga iba't ibang mga teams sa ibang mga bansa na makakatanggap ng direct invite. At ang prize pool na kanilang inilatag agad-agad rito ay nagkakahalaga ng $1 million, na ibig sabihin, nalampasan agad nito, kabatang, ang lahat ng M-series ng munton. Ganito sila kagigil na magpakilala sa iba't ibang mga bansa. At alam naman natin na kapag may mga ganitong bagong pasok sa esports na laro, na sobrang initabay na uuna na nga agad dyan ang RRQ at Blacklist sa paggawa ng kani-kanilang mga sariling team, na malamang galot na naman ang munton rito. Kaya naman mapapaisip ka, kabatang, na paano ang sitwasyon itong Mobile Legends kung hahawakan na rin sila ng Tencent, samantalang magkakaroon pa nga sila ng banggaan sa global release ng HOK na nilapagan pa nila ng mas mataas na prize pool. Kumbaga, kahit sabihin nating hindi intensyon ng Tencent na i-shutdown ng MLBB, abay mapupuruhan pa rin ito dahil sa halos pareho lamang ang HOK at ang MLBB. Pero kung ako ang tatanungin, mas lamang pa rin para sa akin na bubuhayin pa rin ang mundo ng narong MLBB kung, kumbaga, makikipagsabayan pa rin sila sa mga naglalakas ang mga laro. At isipin na lang natin na tutulungan pa rin siyempre nitong Tencent ang mundo sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Dito mo rin maiisip kasi na mas lalong lalaki ang prize pool ng MLBB gayong nagawa nga nilang makapaglabas ng $15 million ngayong 2024, habay hindi rin malabong magawa nila ito sa MLBB kung sila na talaga ang tuluyang magmamay-ari ng larong ito. Kumbaga, sa ngayon, huwag na muna nating isipin yung mga shutdown na yan, dahil lalaban at lalaban ng munton rito. Malamang, at tandaan mo rin na ngayon ay nasa punto na tayo na ang mga pinag-uusapan na lang dapat natin ay ang mga roster reveal ng iba't ibang mga koponan, at hindi yung pagkawala ng narong MLBB dahil malayo na tayo sa usaping ito o ganyan, dahil na-establish na nga ang narong ML at mas lumalakas na nga tayo kumpara noon. Kaya ang isipin na lang natin yung pagdating ng Tencent ay good news para sa lahat, dahil sila ang mas tutulong na palakasin lalo ang larong MLBB ngayong 2024. Pero ito, pakinggan mo ha, grabe rin talaga yung trip nitong ByteDance, ano, kabatang, yung tipong sila ang pinili ng munton na bumili sa kanila at maging partner, dahil nga iniwasan ng mga ito ang Tencent na nooy nag-offer rin kalaban ng ByteDance. Tapos si ByteDance naman ang nagpa siyang ibenta siya sa Tencent. Ang galing.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa usapang Moonton, Tencent at ByteDance. At kung ikaw ang tatanungin ka batang, confirm na bang matatawag na ang Tencent na ang nagmamay-ari ng larong MLBB. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.